Christ in the Holy One of Israel. The terrible one is brought to naught, and the scorner is consumed, and all that watch for iniquity are cut off. That made a man an offender for a word, and lay a snare for him that reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of naught. Therefore thus saith the Lord, who redeemed Abraham concerning the house of Jacob, Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale. But when he seeth his children, the work of my hands, in the midst of him, they shall sanctify my name, and sanctify the Holy One of Jacob, and shall fear the God of Israel. They also that, sabay-sabay pa tayo, ready, go. They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine. Let's pray. Lord, mga salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pang magpala, maggabay, magturo, Panginoon. Handa niyang puso at isipan, Panginoon. Turuan kami. Nakita namin na last week din, ngayon din, meron din tema kung paano ay matuto. At meron, of course, kalaban. May mga, minsan kami, parang kami mga hindi rin natututo, mga bulag, bingi, natutulog. Panginoon, na kami po itulungan nyo. May kailangan po tayo makinig sa inyo matuto. At kahit ngayon po, maraming pagod, but nakuha pa rin namin mensahe. Matuto kami ngayon gabi, Panginoon, at madala namin to Lord. Matutunan namin, may turo din po sa iba. Kailangan po Lord, kaya malulati. In Jesus' name, we pray. Amen. Mga ko po na po. Good evening sa lahat. Good evening po. Title po natin. Ang daming pwedeng ano dito, pero isa yung tema nito. Kaya ang title na lang natin. Saan na ba yun? Magandang huli, yan. Ito. 18, no? So, ang title po natin tonight, The Blind Shall See Out of Obscurity. Sabihin nyo nga, obscurity. Obscurity. Hindi siya dong familiar, pero madali lang po yan. Sinabi yan, out of darkness. So, parallel po yan. Pag darkness, mahirap makakita, ganun din obscure. Either malabo, marami nakaharang. By the way, wag guys nga kayo dito kayo sa unan. Risha, Peter. Ito na po kayo lahat, Tisha, Julia, pwede ka dito. Dito lang kayo, Jamie. Ah, malamig. Malamig ka ba? Tisha, malakas ka naman sa init, sa lamig mo. Makapigaw pala. Okay, the blind shall see out of obscurity. So, medyo negative na positive po ngayon, halo na naman. No? So, actually, sa tema ng Isaiah, ganyan lagi. Even, sino si Ariel? Dito naman, umpisa na natin to. Sino Ariel dito? Walang Ariel. Actually, sabi sa akin, Ariel. Ariel. Ganun din sa pronunciation guide. Pero anyway, Ariel. Ito yung title pa ng ating last four, no? So sabi dyan, He will swallow up death into victory. So sana naalala nyo pa yon. So, nag-reference yung kay Jesus, of course, panalo yun, sabihin, victory. And then, last time is imperfect peace. So, tema natin dun is, of course, susunod sa Diyos ay may kapayapaan, kabaliktaran po yung iba. No? Then, worship the Lord in the Holy Mount of Jerusalem. Then last week, discretion to the sober, not to the filthy drunkards. So medyo mabanggit na naman pa yung mga lasing dito, isang beses lang. Pero may tema po dito na parang dalawang klase ng tao na naman. Siyempre yung pagpapalain, tsaka yung hindi, kalaban, yung bida. Pero actually, medyo naghahalo minsan. Paano mga Kristiyano, di ba tayo laging malakas, mabuti, di ba? Kaya apply natin sa sarili din natin mamaya yung mga makikita natin sa mga yan, makutulog-tulog, sino yung natok na? Kita ko kayo lahat dito eh. Maaga din akong gumising kanina. Tinawagan ako ng 4:30, nagising ako, alas 5 na. Tuloy-tuloy na yon. Kaya, ayan, tamang-tama ngayon sa ating tema.
Ang ginagawa mo pag inaantok ka, pero kailangan mong gumising, ang gagawin mo? Ha? Parang ngayon. Ano gagawin mo? Itong mga anak ko medyo kan homeschool eh, kaya dapat tinetrain mo rin yan eh. Kaso nga, alala ko tuloy na meet ko dun eh, sabi ng tatay. Eh, lilipat ko na to. Sout ng buhay nila sa bahay lang eh. Hindi ito nasanay. Sa akin naman, pwede na masanayin. Pero totoo yun kasi pag yung mga bata, hindi, ano, ngayon, sa nakaka-adapt naman Stephen. Pero maganda yung nasasanay ka sa kung ano yung dapat mong gawin. Katulad yan, antok. Ang gagawin mo? Kailangan mong gumising. Inalala ko may mga military training kami dati. Mamang, alam mo na, sa high school. Yeah, pag excited ka, hindi ka inaantok dapat eh. Amen? Yung iba naman, pag talagang antok eh, pinipilit. Nasa leader yan ngayon. Amen? Amen. Makikita natin ngayon dito yun. Pero maraming negative dito. Unahan ko na lang kayo. Basta yung inaantok, bulag, bingi. Nabasa natin kanina, di ba? So, pero may pag-asa dyan. Okay? So, alam natin sa New Testament and even sa Old Testament, may mga sample. Hindi lagi. Hindi ganun na style ng Panginoon na pumunta sa hospital, pagalingin lahat. Hindi ganun eh. May gusto lang siya ituro sa atin. At alam nyo na yung ating final, di ba? Wala nang sakit dun. So, obviously, pinipicture dun yung perfection. Pero hindi pa nga ngayon yun. So, anong gagawin natin? Tsaga-tsaga, tiwala sa Diyos. Amen? So, misa natin yung Ariel. So, sino kaya yan? Diyan lang actually nabanggit to. Hindi ako nagkakamali. Sino yan sa palagay nyo? Sinabi na po dyan. Sino si Ariel? Ariel. Si? Nandyan nga lang. Tsaka sa Esra. Pero parang iba to eh. So, tinukoy si Ariel, si Jerusalem din po yan, city where David dwelt. So, again, Judah yan. So, again, ha, ulit-ulit tayo para alam nyo lang kasi minsan nakakalito nga talaga yung Old Testament. Pero pag Isaiah, panahon niya ni Hezekiah, ni Uriah, at sino pa yung labutan niya. Yan, medyo bago ba nasa kalagitnaan niya, si Jeremiah na yung bandang inabutan ng ano, no? Ng Babylon. Pero ito, alam na nila, sinasabi na sila yung mga sakop kasi hindi nagbabago. Ayun, so, ba't ang daming tawag sa ano? Minsan, Ephraim. Ano pa yung mga tawag sa Israel? Yung kabuuan nila, no? Judah. Judah, Jerusalem. Alam mo tawag isang tawag sa kanila, yung nga ito, ba? Dito lang nga tayo, no? Yung mga ano siya eh, tawag sa kanya. Jeshurun. Yan. Jeshurun. So, tinutukoy either Israel, Judah, or yung combination. So, bakit ganun? Parang mga bata, di ba, minsan may tawag ka ako eh. Tawag ko Stephen, minsan Stephen, minsan Penpen, minsan Stephanus, minsan Hoy. Diba? Ba't ganun? Depende sa tema ng iyong usapan sa the moment. So, ibig sabihin pala ng Ariel is parang ano yan, Lion of God. Okay, L. Di ba? Pag L, lagi yan. L, Daniel, Ezekiel. Yan ay Lion of God. Okay? So, bakit yan ang ginagamit sa chapter nito? Malamang, yun ang gusto yung tema na ng Diyos sa atin. Okay. Dahil yung si Judah nga po is Lion of Judah, later si Jesus. At sila po yung pinagpalang tribe, no? Matapang, madami, sila yung pinakamarami. Alam niyo yung quiz nyo, diba? Sila yung pinakamarami lagi from the start, time of Moses hanggang ina Joshua. Nakapang ano sila, malakas. So pero ang makikita natin dito, again, sabi ko nga sa inyo, mag-transition sila, no? So, isa yung mabuti, isa masama, then may pangako ng kabutihan sa kanila. Okay? So, umpisa na natin. And sabi niya, woe to you, negative agad. To Ariel, the city of where David dwelt, add ye year to year, let them kill sacrifices. So, from that pa lang, bakit woe? So, woe is parang sumpa, kapigatian. Eh, kill the sacrifices. So, parang positive.
sinag-sacrifice sila. Okay? Kaya sa verse 2, yet I will distress Ariel. Sinabing distress, ang Diyos ang gagawa nun. Ibig sabihin, parang paparusahan sila, bibigyan sila ng pagsubok. Amen? Amen. Kasi magkapi dyan ako na eh, magkapi rin ako. Ganda nito eh. So, ang Diyos ang gagawa sa kanila nun. Nakukuha niyo. Ayan. So, hindi naman yan ay bago sa Isaiah. Okay? And there shall be heaviness and sorrow. Okay? Negative talaga. And it shall be unto me as Ariel. And it shall be unto me as Ariel. Ibig sabihin, parang kung naibigatan sila, ganun. Di, parang kapag napahalo mo yung anak mo, nahihirap yan eh. Tapos ayaw mo siya masaktan, pero kailangan. So, naramdaman mo, naramdaman nila. Parang ganun. Tuloy natin. And I will camp against thee round about. So, talagang usual tema natin, no? Ang siyang Diyos ang kumbaga, gagirahin sila or gagamit ang Diyos ng panggagira sa kanila. And will lay siege against thee with a mount. And I will raise forts against thee. So, yung mga siege, raise forts, mga gagamitin lang yan sa kanila. Okay? So, yan yung mga, kasi dati parang tanke, o airport, o mga ganun yan eh. Sinabing fort, fortification, di ba? Parang castle, parang ganyan. So basically, gagamitan sila ng Diyos ng kapangyarihan. Tuloy ko lang, and thou shalt be brought down. Again, di yung bago sa Isaiah, sila yung matalo. Pero yung nakakatawa. And shall speak out of the ground. And thou shalt be brought down and shall speak out of the ground. Ano sabihin nun? Nagsasalita ka sa lupa, galing sa lupa, and thy speech shall be low out of the dust. Kaya naisip ko agad dito, alam niyo ba yung pag sinabing yung boses mo parang nagagaling sa lupa, alam niyo ba yung sabihin, narinig niyo ba yun, ano sabihin nun? Umubulong, pwedeng nahihirapan, pero matanda na, pwedeng nahihirapan, pwedeng parang mamatay ka na, parang ganun. Naghihingalo, or parang iba naman sinasabi pag matanda, sabihin, aamoy lupa ka na ba? Gano'n, kaya nahihintay ka ng hukay. Ito, obviously, gano'n na yung ano sa kanila as a whole. Kasi mamatay ang katamihan sa kanila, alam na natin yun. Rest of that hath a familiar spirit. So, medyo familiar spirit, negative. Ito po yung mga wizard, ganyan po yan eh. Out of the ground and thy speech shall whisper out of the dust. Ang daming way. Again ha, ang maganda sa Bible, lalo yung to, yung James. Yung tema pa ulit-ulit, pero may other way of saying the same thing. Kasi nga, huwag kayong malilito, huwag kayong mapapagod, maboring. Nung mga panahon ng mga ating lolo-lola, ang uso sa kanila ng literature lang, doon na sila na eh. Doon na sila naaaliw eh. Kasi nga, merong ano yan, sana ma-appreciate natin. Pero mamaya lalo, yung ang Bible kasi eksakto to, dito parang ibang tao na pinapalaman na lang yung salita. Okay, so nabanggit ko lang yun. So anyway, ano pa? Haba-haba ito. Moreover, the multitude of the strangers, and the strangers, so obviously ito yung mga dayo. Okay, so okay ba yung mga may dumadayo? Gusto nyo may dumadayo sa inyo? Ngayon, UK riot na naman sa England, ganun yun eh. Kaya daw dumadayo sila kasi sabi ng mga politiko nila, o dito kayo, mapakilin namin kayo. At ginawa naman. Problema, yung ibang naapektuhan. So actually, sa US, binagmamalaki nila yan eh. Maraming nag-immigrates doon. But sa tourism, yung talaga nag-migrate. Kasi nga, kasi maunlad kayo. So, pinagmamalaki nyo, may welcoming. Ano. So, ganun po yung kasi yung mga walang kwentang bansa, hindi na dadayoin yun, di ba? So, ibig sabihin lang nito, yung positive, may negative. Sabi dyan, the stranger shall be like small dust. So, mabaliwala yan. Okay? Parang ganun. Namaya, tuloy pa tayo. And the multitude of the terrible ones, and the terrible ones, anong terrible? Small but terrible. Nakakatakot.
Okay, hindi yung terrible lang pangit, ha? That's terrible. Hindi yan. Terrible sa Bible, terror. Terror, di ba? So, nakakatakot. Yung mga nakakatakot daw, magiging one shall as a chaff that passeth away. So, chaff, yung inihiwalay sa, ano? Lagi niya sa ipa, yan, ipa. Inihiwalay sa, walang kwenta yan, sinusunog. So, ganun daw yung mga matatapang, mga nakakatakot dati, parang mababaliwala. Obviously, ito yung tinutukoy mga general nila, mga galing nilang tao, mamatay, parang ganun. Yea, it shall be as at an instant suddenly. So, kailan na mamatay ba yung mga malalakas? Siyempre, hindi. Pero, pag pinarusahan kayo, di ba? Pasabugan kayo ng nuclear or something, ubos. So, yun ang sumpa sa kanila dito. Okay, nakukuha nyo? And thou shalt be visited of the Lord of hosts with thunder and with earthquake and great noise, with storm and tempest and the flame and devouring fire. So, talagang gegirain sila, mamatay sila karamihan. So, bakit ginagamit siya? Kasi yung mga forces of nature na malakas, di ba? Thunder, earthquake, great noise, storm, tempest, storm din yan. And then, pag nagkasunog, sunog. So, yun yung mga ayaw natin mangyari, mga disaster. So, pero mangyayari daw sa kanila. Nakasunod? Sinusumpa sila. The multitude of all the nations that fight, it means yung nagbago. So, again, para sa Babylon, nadaanan natin yun, yung mga sinumpa rin dito, di ba? Gagamitin yung Babylon, yung Assyria, sa Israel, paparusahan sila. Pero later, yung Assyria naman ang paparusahan. Okay? Last time, yung Tyre, Sidon, Edom, Egypt, okay? Nakakuha nyo, pare-pareho lang yan. So, paparusahan yung Jerusalem, pero paparusahan din yung mga ginamit ng parusa sa Jerusalem. Okay? So, dito na papasok yung another set ng tao, na yes, yung mga people of God kasi yung Israel dati, tsaka Judah, di ba? So, paparusahan sila, pero mamaya may pag-asa. Yung ibang klase ng tao, wala, parang ganun. So, i-apply natin sa ating sarili. Yeah, in the multitude of the nation that fight against Israel, yung mga kalaban, even, so nag-shift siya, no? Ano yung mangyayari sa kanila? Even all that fights against her and her munition, pag sinabi munition, yung mga gamit pang gera, so ganun din yun. And that distress her, yung mga lumalaban sa kanya, pinatrouble sila, shall be as a dream of a night vision. Maganda ba yung panaginip? Depende sa panaginip, kung bagungot. At sinabi naman niya dito, so ito medyo, pag naalala ko ito, naano rin ako eh. Ang gandang sa preaching nga ito. Basta mayroon daw kwento. So, hinahalin tulad, sila sa isang taong gutom, kumain siya kaso sa panaginip lang. Ano sa panaginip mangyayari doon? Gutom pa rin. And then yung isa naman, uminom, uhaw, uminom sa panaginip, pagising niya, uhaw pa rin siya. So, obviously, ang sinasabi dyan is, parang naloko siya, no? Niloko niya sarili niya, trouble, basically. At ganyan po yung mga malalakas na bansa. Pansinin niyo po, mayroon silang expectation sa sarili nilang ganyan. Ganun din kayo ngayon. Kaya huwag kayong masyadong intimidate sa mga dyan. Kaya tayo, maliit na church. Minsan naisip ko rin yon, pero tinitingnan ko yung gagawin sa atin ng Panginoon, hindi yung outwardly lang agad. Amen? Yung quality. Lagi niya sabi sa inyo yan. Kaya ito, gusto ko lagi may ganito, Thursday night, tuloy lang. Amen. Kaya kanyang, tagal namin naghintay, sinisip ko lagi, sige lang. Worth it to. Amen? Amen. It's worth it. So, hindi natin gusto maging katulad dito mga ganito. Yung mayayaman dyan, malalakas na ngayon, na wala nang din, tinutupad ang kalooban ng Diyos. Anong mangyayari dyan? Parang ganito. Inexpect na nila yun, masaya ako, mayiging masaya ako, busog ako. Lalo mga false teacher, mga false churches. Expected mo yun, pag nagsalita yun, akala mo talagang totoo eh. Karamihan, di ligtas. Anong say-say nun? Nakuha niyo ba? Mamaya, ang ganda pa nito. Tuloy ko lang ha. Sabi dyan, stay yourselves and wonder, cry out and cry. So cry, parang iyak yan, pero parang sigaw. They are drunken but not with wine. They stagger but not with strong drink. So, yung madalas tema to ng Bible, kinukumpara isang bagay sa another thing.
So obviously, ang kalasingan, di maganda. At pag ikaw ay lasing, apektado ang alin? Ngayon, papasok na tayo sa naantok. Anong apektado pag lasing ka? Basically, lahat. No? Kasi utak eh. Pag apektado utak mo, apektado paningin, katawan, yung galaw mo, yung alertness mo. Okay, papasok tayo spiritual dito. Kaya sabi dito, baka lasing sila, pero hindi sa alak. Eh, saan sila lasing? Yan. So again, iwasan natin to sa atin. Ang mangyayari ito. And then, pag na-observe mo sa iba, lalong maganda, mag-take ka ng lesson doon. Ayoko maging lasing. Pag nakakita akong lasing, walang control sa utak niya, sa bibig niya, sa mata niya. Diba? Minsan, gumagastos ng mali. Ganyan ang lasing. So, apply natin spiritual. So, sabi niya, ang Diyos daw ang gagawa sa kanila noon. Ano daw? And the Lord hath poured. So, hindi raw lalak. At ang tinutukoy na naman dito, so medyo naghahalo po ito eh, yung nabanggit ko kanina, Israel, and then yung other people. So pero basically, ganoon naman tayo, ganoon tayo mga Baptist especially, malayo sa atin yan eh. Malamang sa hindi, itong makaramihan dito, hindi na makakatingin na alak. Kasi sinasabi lang dito, warning sa atin to. Bakit ina-apply sa atin? Mag-ingat ka na kasi ang nangyari sa iba, nakita mo yung ugaling lasing, utak lasing, dapat dating iwasan. So tingnan natin dito, sabi dyan, stay yourself in wonder, cry out. Nasaan ba ako? Yan. For the Lord hath poured out upon you the spirit of deep sleep. Okay, so again, ang nasaan yung kape pala? Mainit. Diba, ganyan yung mga lasing. Kaya tatulog na lang yan kung saan-saan, kung di mo... Ba't kasi mabigat na... Pero dito again, ang Diyos ang nagbuhos daw doon sa mga pinaparusahan niya. A spirit of deep sleep. And not close your eyes. The prophets and your rulers, okay, again, Jerusalem yan. Okay, nakikita niyo. So, hindi exemption ng people of God. Pag ang Diyos ay nagparusa, ang ganda pa nito eh. Pag pinaparusa, mabigat. At applicable sa atin ito, pag medyo, katulad yan, kitang-kita ko yung mga nangihina eh, sa totoo lang. So, misa, hindi ko alam ang treatment. Kapagalito man, di ba pwedeng laging ganun. Nagamitan mo ng wisdom. Parinig minsan, iba turo. Ang Diyos ang gumawa sa kanila noon, pati mga rulers nila kasi deserve nila lahat yon. At ano mangyayari sa'yo pag yung mga ruler niya mismo pinausahan ng Diyos, pinatulog spiritually. Misa, hindi nila maintindihan. Mamaya, makikita natin yun eh. Bible din ang hawak, hindi maintindihan. Hindi, yari na kayo pare-pareho. At sa mga churches nangyayari nga exactly yan. Yan ang gusto kong puntahan na maya. Pag nagpabaya ang mga, kahit mga Baptist yan, lang pa kailang Baptist yan, pag ang Diyos ang dahil talagang na-displease ang Diyos, as a whole kayo, paparusahan kayo, nakakalungkot. Okay, so na-prayer natin, 6 years na tayo, huwag mangyari sa atin ito. Amen? Amen. Kaya yun ang nano sarili ko, tulungan tayo ng Panginoon, kayo din. Especially ako, kasi alam ko na agad yan, parang kanina, nag-experiment ako, napansin nyo ba? Ano kaya pag ano ko dito, malungkot? Eh, lalong malungkot kayo. Ah, nagtatanong po mga ito. Sana nga, nag-isip kayo. Pero alam ko rin naman yun eh. Pag, ganyan. Okay, ito pa. Sabi nila, and the vision, kanina yung rulers, yung seers, mga prophets din yan. And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed. Ganda nito. So nakakita pa, ngayon yung tablet, pinisil yan, may password, di ba? Pero yung libro nila, maniwala kayo dati, di ba nakikita nyo yung isa, may mga sinisil din na libro. Ba't sinisil yun? Ayaw nila mabasa ng iba eh. So may mga analysis talaga, kahit ngayon po, tinatago po yung mga information, kaya nga lang, kailan lang, tinaaral ko na naman yung pandemic, may monkeypox na naman daw. At nakakamanghamin sa inyo, ibang tao hindi magets. Na niloloko na siya, ba't ganun, ba't tayo lang ba ang ano? Eh, naalala ko pa naman dati, karamihan ng Kristiyano, gano'n, duda dyan. Nung yun nga, sabi nga siya, pag hindi na nakapasok ng mulo, okay na yan. Nagbago. Sinuko na yung church. Okay? Kasi nga pala,
Ngari lang, tablet na talaga uso. Eh, paano mo buksan yung tablet pag hindi wala yung password? Ha? Mga hacker talaga kayo. Ito to. Sa Android, ang daming security dyan. Hindi ko pinapansin. Alam ko, wala nang kwenta yan. Eh. May way lagi. But anyway, ito na lang. Ito. Sa libro. Sabi sa Daniel, di ba? Seal up the vision. Seal up the book. So, merong mga, kahit po mabasa mo yan ng literal, di ba yung mga false teacher, nabasa na nila, nakatawa ka sa interpretation, di maintindihan. Kahit ano yun? Pero again, pansinin nyo, sa people of God sinasabi to. Nakamangal. Ulitin ko ha. Una, dalawa to eh. Isa marunong. Kaso nung, ayan, sabi dyan, isa marunong, the vision of all is become unto you as a word of book that is sealed, which the man delivered to the one is. So marunong to. Kaso nung pinabasa na sa kanya, sabi niya, hindi ko mabasa kasi nakasarado eh. So either nakakandadong literal or yun nga, merong parang cryptic or mysterious or yung pagkaka hindi maintindihan. Again, nakita ko po sa mga kahit sa Catholic dati na okay, ako, ano ba ito? Tantanga naman itong mga to. Sa nila na ako yung purgatorio, ang bihira. Paano sila naniwala dyan? Diba? So kasi ganun ang Diyos minsan. Sinasarado sa yung di ka karapat dapat din. At sa church, ganyan yan. Pag nakikita ko din tinatamad ako, hindi ako dapat tamarin eh. Dahil alam ko yung iba makakuha, yung iba hindi. O di hindi, deserve mo yan. Antok-antok ka dyan. Absent-absent ka dyan. Tamad-tamad ka dyan. Sinong talo? Bandang uli. Ikaw din. At nakakamangha yung pangalawa. Okay, sabi naman dito, and the book is delivered to him that is not learned. Okay, ibig sabihin, hindi nag-aaral. Ngayon, wala nang sale. Kaso kahit bigyan mo siya. Ano ba yan? Lalo na, di ba? So, doble ito. Ibig sabihin, kahit matalino ka, hindi. Pag inayaw ng Diyos, maintindihan mo. Hindi mo maintindihan. Eh, ba't sinulat pa ng Diyos? Kasi nga, meron ka dapat muna ma-fulfill ka. Parang pag-aaral nga. At especially na pinag-uusapan natin ngayon. Tuloy lang natin, ha? Kasi magsi-six years na po tayo dito. Alam ko na po yung response sa mga tao. Habang nag-i-fish ako dito, binabasa ko yun, parang naka-record nga sa akin. Kaya minsan kung natin, meron dito yan. So, tingnan nyo yung mga katabi nyo. Mas kilala ko kayo kaysa yung katabi nyo. Hindi nyo ba? Tuloy ko lang ha, pero ganun pa rin tema ito. Kaya sabi dyan, wherefore, last week pala, di ba? Yun dun yung precept by precept, line upon line. Ganun po yun ang... Ganun lagi sa learning. Gusto mo shortcut eh. Gusto mo pastor ka agad or something. Doktor ka agad. Mahihirapan ka. Eh lalo naman, spiritual agad lahat ako. Spiritual agad ako. Wag na wag. Amen? Wag. Nakita niyo yung meme na yung bata? Pinalo na niyo. Wag ganun. Line upon line. Precept upon precept. So sabi dito, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near to me with their mouth. Ito pala yun. Ito pala yung actually kinote ni Jesus. Paano na sa'yo? Paano? Since yun, tinutukoy mo dyan. Okay? Tapos na tayo sa illustration. Para daw isang matalino. Kaso nakasil naman yung libro. Isa naman, di marunong. Pinabasa nga sa kanya. Basahin mo nga. Intindi mo. Hindi ko maintindihan. Ano yung dahilan? Alam mo mga Hudyo po ngayon. Natalino daw. At in a way, matalino talaga. Maraming inventor po doon. Nabasa ko po yan kasi nga, alam nyo yung company namin, yung Joe yun. Kasi yung article doon pinababasa namin, galing. Eh siya na, galing talaga magaling, binasa ko rin. Babae pa. Actually, yung mga maraming official sa amin, mga ano eh, mga taas, mga sundalo, kasi ganun yung Israel. Daming di-discover. Magaling ko sa magaling, pero ito yung nakita ko sa Joe. Inabasa ko yung debate, ay nabasa. Kinig yung debate ng Kristiyano sa audio. Pinag-aaralan nila yung pinagdadebatehan nila yung macho nga sa yung virgin, 'di ba? Sa Isaiah ano yun, 7 ba yun? 14. Yung a virgin shall give birth, 'di ba?
shall conceive, a virgin shall conceive. So yung ano doon is alma. Sabihin niyo yung word. Kaya sabi ng Mudyo, hindi naman virgin. Sabi dyan, batang babae lang yan. Kasi yan talagang ibig sabihin nun, alma is pwedeng virgin, pwedeng hindi. Basta pwedeng may asawa, basta bata. Yan tanong naman ako siya, anong miracle doon kung mabuntis yung batang babae? Hindi na miracle yun. Paano naging sign yun? Di ba? Hindi maintindihan ang sabi niya. Kung hindi siya makalagpas doon, nawabangga na yun. Kasi hindi, yan ang umsiwi niya. Maulit-ulit lang siya. Hindi niya maintindihan, dapat niya maintindihan. Ganun, again, mga Udyo, mga Katolika, yung salvation by faith. Huwag niyo susuko yan. Kahit yung mga CCF, yung mga ibang Baptist na sablay na dyan, inuulit lang nila. Pwede kasi yun, inuulit again, huwag na huwag niyong gagawin yun. Yung, pansinin niyo aking preaching, napansin niyo ba, nagpaulit-ulit na ba ang salita dito? Ako talagang sinasadya akong ibahin yung salita, pero isa lang ang ibig sabihin, para nakatuto kayo. Dahil ganyan sa tayo mga yan, akala nila natin din, kasi pinaulit-ulit. And then, hindi natin tinatanong eh, basta, ligtas ka na ba? Okay, huwag nang tanongin. Tingnan nyo, papasok tayo dyan. So, basta anyway, basta dito yun muna. Yung may mga tao pala, ilagay mo sa harapan nila yung salita ng Diyos o kung ano man yan, hindi pa rin maintindihan. At ito nga yun. Kaya, wherefore the Lord says, for as much as these people draw near to me with their mouth. Paano ka lumapit sa isang tao? Pag sinabi mo, close kami. Yan. Paano masabing close kayo? Magtabi kayo, close na kayo. Nag-uusap kayo kunwari. Lalo ko nung sa company, kahit sa school. Yung mga programang gano'n, mag-ano tayo. Team building. Sipi-sipi, mag-gastos ng training. Ganyan. Okay naman sana, kaso hindi pa rin kuha eh. Kasi, bandang huli, yun nga, parang sinasabi dito, they draw me with their mouth. Draw to me. Lumalapit ka, sinasabi mo lang yung dapat mong sabihin na alam mong ina-expect nila sasabihin mo. Parang sesay nun. Lalo sa Diyos na hindi mo pwede siyang lukohin. Nakikinig ba kayo mga bata? Pag may na-observe kayo dito, paano ba to? Ay, kasi nakita ko siya, no? Oo daw, pag-amen, ha? Ganun lang pala yun. At punta-punta. Huwag niyong pasinin yung mga mababaw. Doon, minsan nakakatulong yan kasi, di ba, na ay, tahimik sila lahat. O, sige, gawin mo rin yun. Yun talagang nakikinig. Dahil ang Diyos, hindi mo maluloko. Punta tayo doon. Sige, tuloy ko lang alam to. So, may mga tao daw na kunwari, flatter to eh. Sabihin, uy, kamusta na? Kaya, nakita na ba yung ganun? Ako, minsan, iniiwasan ko sa... Kasi nga, nakita ko sa ibang pastor doon. Siguro, nakakatulong in a way. In a way, hindi eh. Pagpeki na. Amen? Patagin natin dito. And with their lips, they do honor me. So, para yung mouth, lips, yung sabihin, puro, dada, puro salita lang. Obviously, again, di masama yung salita. Ang masama, pagsalita lang. Kasi sabi niya dito, but have removed their heart far from me. So, iba yung quotation dito sa New Testament. Pero pareho yung ibig sabihin. Okay? And then sa Romans din, sinabi rin yan. Sabi dyan, salita ka ng salita, yung puso mo malayo sa akin. Nakita niyo yun? So, plastic to. At manluloko. Never niyong gagawin yan. Lalo mga bata. Pag nakita ang kapwa mo, bata, manluloko, huwag mo nang gayahin. Amen. 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 At kaya tinitingnan ko yung mga wala na dito. Isip-isip ko na lang. Anong saan ko? Siguro yun ang wala sa kanila. Kasi hindi ko maalala na nag-iba ako ng style ng preaching. Pareho lang naman eh. Nag-improve pa nga eh. Pero nakakalungkot. Kasi again, ang kwento nitong mga Hudyo, yung nga sa kala, bandang huli, tinakwila si Jesus. Ba't po itatakwila si Jesus kung people of God ka nga? Ibig sabihin, naging kaugalian na lang yun, para yung mga, anong kaugalian ng mga Pilipino? Yung mga Hapon ba yung nagbabaw? Ganyan. Kasi, sa kultura, kaya mo ginagawa yung kultura na lang. Hindi mo naintindihan kung para saan yun. Iwasan nyo yun, mga bata, amen? Lalo sa akin, kasi mapansin nyo naman, hindi ko sasakyan yung ganyan yung ganyan kayo eh. So yung puso dapat kasama yun ng bibig. Kaya mo sinasabing, "Brad, salamat, andito ka. Masaya ako dito." Talagang yun sinasabi, puso mo, hindi yung plastikan lang.
At madalas po yan lalo sa church kasi inaatake din po tayo. At mga beso-beso pa, gusto nyo beso-beso tayo dito. Yung puso mo okay na yun. Ngayon, isang maganda na express. Okay? Tuloy ko lang. Ito pala yung maganda dito ang point. Ito nga yung gusto kong title eh. No? Sabi siya yung, but have they moved their heart far from me and their fear toward me. Yun yung sinasabi dito eh. May takot ka ba sa Diyos? Yung totoo. Pag ikaw wala, hindi ka nahihiya na gumawa ng kung anong hindi ginagawa, parang wala kang takot sa Diyos, di ba? Sabi natin ganun. Sabi nito, yung fear kasi na meron daw sila toward me is taught by the precept of men. So, hindi masama yung precept of men, pero pag kinontras yan sa Diyos, masama yun. Isipin, pantao lang yan, lagi na sinasabi yan sa mga kulto. Tao lang yan, turo ng tao yan. Kasi sinabi rin ni Jesus, di ba? Teaching for doctrine the commandments of men. So, Tagalog, ibang false teacher, tinuturo, ito ang sabi ng Diyos, hindi naman. Ingat tayo doon, kasi, lalo pag ikaw nag-aaral ka siguro, mag-preach. Ako kaya, pastor, ako ang preach. Sasabihin ko gusto ko sabihin. I-align mo muna yung puso mo dito sa Bible. Walang problema, illustration, malaya ka naman dyan eh. You never mong gagamitin yung pulpit o kung ano man yan, ministry, para sarili mong kapakanan lang. Amen? Tandaan nyo yan. Maraming kulto ngayon, kaya marami. Ha? Meron na nahihitaya mga yan. At yun ang iiwasan natin. Sana hindi makalimutan yan. Kaya sabi dyan, turo lang ng tao yan. Yan ang problema nyo. At pag nakikita ko to, lagi talaga naisip ko yung mga false teacher, false churches nga. Walang eksaktong-eksakto. May mga turo sila na sablay sa Bible, tapos tinuturo pa rin. Bakit? Ang lakas naman ang loob mo. Sa mga inukuha yung authority mo, wala. And then sabi niya, therefore, behold, I will proceed to do a marvelous work among these people. So ito na yung medyo pupunta na siya ng positive. So may gagawin naman siya, pero itong taong ito, itong mga audio na to, grabe yung pagkabulag, sabi. Magagawin siya, I will proceed to do a marvelous among these people, even a marvelous work and a wonder, for the wisdom of the wise men shall perish and the understanding of their prudent men shall be hid. So, ang gagawin niya later para maturuan sila, yung pinagkakatiwalaan nila, ano? Parang ito, again, sa mga false teachers, sabi yung basto, ba't binabanata mo si Abante? Bakit binabanata mo si ganyan? Bakit? Palagay niya, bakit? But, minsan, totoo rin naman na pag insecure ka, ganun gagawin. Pero, ano yung tamang way? Meron bang tamang paraan? Dahilan, I mean, eh, siyempre. Kaya natin ginagawa yung bakit? Warningan yung iba. Pero ba't kailangan banatan? Sa pangalanan. Illustration. Yun. At ganyan po yung mga cult leader at even yung mga ibang Baptist. Sa kanila nagtitiwala yung tao pag kinausap mo. Di ba parang di naman tama yan? Alay sabi lang kay Billy Graham. Na ano mo naman yung lingkod ng Diyos, gagano pa lingkod. Doktrina nga pinag-usapan natin. Kung mali siya doon, sabi natin hindi siya post teacher na matindi. Sabi natin nagkamali sa bagay na yun. Ba't may papasok yung ibang usapan? Alam mo ba nagawa niya? Ganun yung mga anak ko, ang dami niyan. Sandali, pinag-usapan natin itong mali ba to, tama, itinuro niya. Ay, alam mo ba ginawa? Ginamit ang Diyos. So tama yun, doon siya naging, kaya ganun-ganun isang reason ginagawa ng Diyos dito. Para sila itulungan ng Diyos, yung mga matatalino daw sa kanila, yung wisdom nila shall perish, and the understanding of prudent man shall be hid. Yun ang way ng Diyos at tayo din. At dito ko naman, may nagyayabang na dito, asahan nyo, ako yung unang mag-rebuke sa inyo. Para huwag na kayong gayahin, at kayo mismo matuto kayo, huwag kayong maugulat, pero again, kung medyo nailigaw na kayo kasi na-expect nyo na rin yun. Amen? Mag nagyabang-yabang. Baka iba sa atin, pumuporma na minsan ng ganun eh. Naginamit lang ng konti. Naggamit lang ng konti. Lumayabang na. Ano po yan? Talagang tawag dito. Asahan na natin sa atin yan. Iwasan natin.
Pag mo sabihin incited ako diyan, di ako ganyan, di mangyayari yan. Expect mo na. Pag ginamit ka ng Diyos ngayon, this year, daka next year, nagyayabang ka na. So again, magaling ang ano ng Diyos. Kaya being a pastor, ako, yun ang ano ko. Inaalam ko, ramdam ko yun. At alam ko kailangan niya ng review, kaya yun ang gagawin ko sa kanya. Man, ganun ang ginawa dito. So yan, so mamaya tutulungan sila ng Diyos, pero tinira niya muna yung mga hinahangaan nila nung time na yun. Na talagang matalino naman kung matalino, kaso sablay na, okay? Sana nakuha niyo yun. So yes, yung bante, hindi ko alam exactly ano yan, pero mali siya. At pag delikado yun, banata natin, okay? Tuloy lang natin dito sa woe unto them that seek deep. Ito na. Woe na naman, so parang sumpa, no? Silang mga tinatago ang kanilang counseling, so iniisip nila gento. So walang pinagkaiba sa kanina eh. Balik tayo sa kanina, bakit di nila maintindihan kasi ganito? Akala nila, Diyos, maloloko nila. Amen. Maloloko mo ba ang Diyos? Hindi ko sasabihin. At sabi pa dito, seek deep to hide their counsel from the Lord. Hindi malalaman ito na. Diyos, hindi ito malalaman ibang tao. Alam nyo ba, no? Kwento ko na naman sa inyo yung detective, di ba? Ano sabi ng detective? Pag walang ebidensya, may ebidensya. Alam nyo, tinago mo ebidensya, mag-iisip, kung ba't walang ebidensya dito? May namatay, walang dugo. May nagtago nun, may naglinis nun. Kung yung matali yung tao, hindi maluloko ang Diyos pa kaya? Kasi dito, tapos ka pag ang Diyos mismo, niloloko mo, sinusubukan mong lokohin. Again, apply yung sarili niya, baka mayroong mga bagay. Baka ngayon pala, babalak na kayo dito, kunwari lang, anong magandang ano dito. Kunwari lang, kaya ka lang andito dahil may ibang bagay kayo naisip. Amen? Ano yung mga posibleng ano? Na, iniisip mo, siguro. Di, lalo kayo, buti tayo, wala tayong malaking ano, di ba? Ang madalas pinagkaka-interesan dyan, pag malalaking church, yun, yung church. Kasikatan, ganyan. Iba naman, nasa church kasi may nailigawa, may diskarte yan. Iba naman, maungutang, iba naman, networking. Mag-iingat kayo dyan. Hindi mo kayang lokohin ng Diyos, huwag mo na umpisahan. And their works are in the dark, and they say, who seeth us and who knoweth us? Hindi nila malalaman to. Naku. Minawanin nga ka ng Diyos, alam niya yan. Surely you're turning of things upside down. Ano yung sabihin ng turning of things upside down? Ginamit niya sa Acts, di ba? Medyo talinaga. Ano yan? Mayroon bang magtaob? Depende kung tinataob mo. Kaya sabi din sa Acts sa mga disciples, sabi, they turned the world upside down. Yung sabihin, ang galing ng ginawa nila. Di ba? Tinaob nila, pinataob. Pag ito, pinataob. Pag pinataob mo yung kaldero, ano yung sabihin nun? Lakas mong kumain. Pag yung kabilang kapupunan, pag pinataob mo yun, ano yung sabihin nun? Magaling ka, di ba? Kaya sabi dito, yung turning of things upside down shall be esteemed as a potter's clay. So magaling ka nga, pero sa Diyos yun, parang wala lang yun. Intindihan nyo? Kung hindi nyo pa intindihan, mayroong dalawang station dyan. Sabi dyan, for shall the work say of him that made it, he made me not. Sa Tagalog, yung ginawa dito, yung clay nga. Alam nyo yung potter's clay. Ito. Ngayon makikita nyo sa feed, no? Paano ginagawa ito? Ang galing, ha? Pantay na pantay. Yung ano yan? So, iniikot lang yan, di ba? Sinagano. Ang ganda na, no? Ngayon, pwede masabihin sa akin ng baso, hoy, di mo ginawa. Eh, ginawa ko siya. Parang kinukumpara yan minsan sa mga mayabang na anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos, nilikha ng Diyos. Di ba, lalo yung 80s? Sinong Diyos? Yabang. Kahit minsan, mga anak, ganun. Ba't pa, ano, bakit mo pagyayabangan yung magulang mo? Sige nga. Kaya mas matalino ka? Ano na? Bata ka pa, pinupunasan yung uhog mo ng nanay mo eh. Kilala niya ka, wala ka kung dahil sa nanay tatay mo. Amen. Never. Kaya kahit ang Bible, paulit-ulit yan. Galit ang Diyos doon sa mga suwail, sa magulang. Ang daan niya, ang Diyos yun, hindi lang ako yun.
Eh, ikaw kasi, magulang ka. Kampiya kayo mga magulang. Ang Diyos na nagsabi nun. Hindi ka kakampiyan dito, ano, mga bata. So, iwasan nyo gantong attitude. Alamin nyo kung saan naggaling. Yan, sinasabi lagi rin yan. Yung pagyayabangan yung pinanggalingan mo. Kaya lalo, ang Diyos. Yung clay, hoy, hindi ikaw gumawa sa akin. Ano ka, ha? And then, ito naman yung frame, kung ano man niya, kung bahay man yan. Hindi gumawa ka ng bahay. Hoy, bobo, ako nga gumawa sa'yo eh. Sabihin ba sa'yo nung ginawa mo yon? Kaya kinukumpa lang ngayon sa mga mayabang na kung sino man yan. So again, ha, maaaring anak ng Diyos, maaaring hindi. So iwasan natin yung ganong attitude. Alamin natin na naiintindihan tayo ng Diyos, na kilala tayo ng Diyos, never ka magmamalaki sa Kanya. Is it not yet a very little while? So ito medyo malabo, pero parang sinasabi dito, yung Lebanon, medyo kalaban nila dati yan, pero pagpapalain din. So obviously, ang ibig sabihin lang nun, dapat huwag kang mag-expect ng, kung ano yung expect mo, yun na yung mangyayari. Yun ang pakiwari ko dyan, ang pag-itindi ko dyan. Okay? 18, in that day shall the devil hear the words of the book. Ito na. Ito na yung pangako. Meron na namang daw isang araw na yung bingi makakarinig. Ah, paano yun? Again, may pag ganito, nag-anong Diyos ng ganito illustration. Paano nangyari? Di ba ginawa exactly ni Jesus yan eh? So, kung sabihin, imposible. Ang isipin mo lang paano yun at paano mag-a-apply sa'yo yun. O paano pwedeng ikaw yung gamitin ng Diyos para maging gano'n yung iba. Matulungan na parang bingi. Yan nga, nireview ko yung mga picture. Itong mga ito, parang nisip ko, ako ba yung may kasalanan? Parang hindi ko sila kayang, ano? Dalawa kasi yan eh, laging gano'n yan sa Bible eh. May kasalanan sila siguro, may kahinaan din ako, hindi ko alam. Or talagang, kaya ako, ginagawa ko lang yung the best ko. Amen? So, ayun. So, pero, ayun, balik tayo dito. Sabi dyan, yung mga bingi, makakarinig. Miracle. And the eyes of the blind shall see. Out of obscurity and out of darkness. So, again, obviously spiritual to. Bulag daw yung makakita. Ngayon, si Jesus, in-illustrate niyan, talagang ginawa niya, nakakita physical. Obviously, yung pangako na to ay spiritual. So, yung sabihin, may pag-asa. Amen? Amen. Kung ikaw ngayon, balik tayo sa kanina, parang basta parang ako yan, mahina ako sa mata, mahina ako sa ano. Ayan ang sinasabi dito. Yung kanina di marunong pastor, kaya nga na hindi magbabasa niya kasi hindi ko maintindihan eh. Ngayon yun. Paano nakikinig ka? Nakakaral ka, tuloy-tuloy ka lang. Sabihin natin, hindi ka talaga gumalik sa English. Eh, kaso nakikinig ka nga eh. Na-explain ko naman lahat dito, di ba? Huwag na mangyayari. Pwede mong kumpara sa sarili mo dito. Yung mga kulit na bata dati, sanayin mo sa church yan. Anong mangyayari dyan? Titinutin yan eh. Kasi pag lagi niya. Kaya sabi nito, Death that hear the words of the book. Ano naman book yan? Malamang Bible. Ano, tinutukoy natin the best na book na instruction sa atin. So makakarinig din yan. So, misa may pag-asa, yung bulag, makakita. Out of security, so ibig sabihin, dating malabo at minsan nakatingin sa darkness, sa obscurity, pero doon mismo siya makakita. Ibig sabihin, paano nangyari? Kasi ibig sabihin niya, minsan ginagamit din ng Diyos yun. Kaya yun, so again, i-review ko yung picture natin. Bira parang, naalala ko yung pagkilos sa atin ng Panginoon na ang dami kong di alam kung gagawin ko, sa totoo lang. Doon ko na malalaman, doon na tayo. Tapos may pagsubok dyan, anong gagawin ko dito? Diba? May manluloko dyan, may natake dito, makakadama yan dito. Anong gagawin mo? Doon ko nalang mautunan, ganun din kayo. Huwag na, huwag kayong, ayoko na yan, tanga-tanga ako eh, mahina ako, ganyan. Ang pangako dito, yung bingi makakarinig, at yung bulag makakita. Yung para may sarili mo ba doon, hindi ka ganun kahina. Yung bulag nakakita eh. Amen? Amen. Tuloy lang natin. The meek also. So, naalala sa Matthew 5. So, ganyan po yan. Kaya again, nasabi mga yan, mayabang. Hindi matuturuan niya. Mayabang eh. So, may medyo mayabang dito. Tinatapatan natin yan. Si pastor, yun lang tunong ko sa akin. Sabi yun eh. Ako yung pastor. Ako yung may kinig sa'yo. Parang, ganyan yung tatapatan mo yan.
And then, sana after that, doon siya makikinig and then doon siya matututo. Amen? Amen. The meek also shall increase in their joy. Sino yung mga masayang tao? Yeah, pasok tayo kanina. Kanina, dahil malungkot eh. Sino yung mga masaya? Sino yung malungkot? Anong klase ng tao? Oh, ngayon, umitiin na kayo. Sino, madalas yun, mahirap. Ano, pag mahirap yan, madalas. Madalas, malungkot. Pero sabi dito, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel. Ngayon, again, spiritually, baliktad yan eh. Nakita natin yan, yung mga mata, yung mga masaya, ay, mga mayaman, masaya yan, pero iba yung, ano, sa, iba yung saan sila masaya, masyadong, mababaw, masyadong material lang. Napansin ko yan, iba, ganun, misa kahit natanda na, eh, misa, ini-expect ako dito, siguro may matutunan akong malalim-lalim dito. Dito mo, mayaman ang, humal ang kinakahuhumalingan, mga pelikula, laruan, mga games, tanda na nun ha, at seemingly parang successful sa buhay, yan lang, ganyan ako tatanda, parang ayoko ha. Totoo lang, kaya humanga po sa mga pastor, again, hindi walang perfecto, pero napansin ko yun. Yung tibay niyan. Nasa Diyos nagtitiwala, hindi kung ano, kani-kanino. So, balik tayo sa mahirap ngayon. Napansin niyo ba yung pag mahirap? Mas okay eh. Mas hindi mayabang. Again, in general, hindi lagi rin. Mayabang din, mahirap eh. Kaya sinasabi dito, nakita ko ito, ang ganda. Yung mga mahirap, sila yung matutuwa. At Holy One of Israel, sino yun? Si Jesus po yun. Kaya ganyan po yan, kapag nakakita nga, papasok yung mga scorner dito, parang last week, may soul winning tayo dyan. Pag may nang asal dyan, talagang ayoko na siya lang pag ganun halos eh, unless talagang siya lang yung ando, parang yung chinaga natin ng isang araw. Diba? Lakas mong asal eh. Eh, siya lang yung ando, magkamali kami ng lugar eh, walang kwenta sa tao. Sagayin na natin. Pero pag ganun, parang yung muna siya lang, bahala ka nga sa sarili mo. So, pero karamihan yung mahihirap, ayun po yung matitiwala sa Diyos sa totoo lang. Kaya, nakakatuwa po ako eh. Hindi lang tayo politiko, no? Tsaka, pero iba parang ganun. Misa napansin ko sa iba parang pag alam na tao mahirap, wala kang mapapala ba? Napansin ko sa iba parang may mababang pagtingin sa totoo lang eh. Kasi sana hindi tayo ganun. Ang makita natin yung ito, yung nag-aaral natin, eh sila nga yung ano, may matututunan ka rin dyan pag nagtiwala sa Diyos yan, tapos ikaw meron ka, tapos parang takot na mawala ng ano. Amen? Amen. Oh, na-encourage ako dyan, sabi nga sa inyo, nakwento ko sa inyo. Nabago ako dun. Hindi ko paniwala na ganito itong tao ito, pero napaka-positive niya. Kasi siya, pinakikita mo lang sa church eh. Positive, matali. Masaya, masayahin. Palibasa, kahit na paano, lumaki ako sa comfort din ng konti. Ba, nakakita ko niya, ba, yung ba, di pa nakita eh. Hindi niya pa narinig pala. Napunta pa ako sa bahay nila isang beses. Sabi sa inyo, hindi ko pigilan yung iyak ko eh. Hindi ko na-imagine na bakit itong mahirap pa. Ito pa yung positive, hindi mareklamo. Ano nangyari yung Lord? May ginawa ang Diyos sa kanila. Na gusto ko rin at that time. Kasi naintindihan kong ganda nito. Gusto ko magkaroon ng ganun. At hindi mo makukuha pag hindi ka nakatutok dito. Amen? Amen. Tapos titignan mo ng mababa yan. Kaya sabi dito, inulit po yung terrible one. Sabi dyan, for the terrible one is brought to naught. Naught po ha. Ibig sabihin, baliwala. O mayaman or malakas. Mababaliwala yan. And the scorner, ito yung sinasabi kanina, is consumed. Yung mga scorner po, malalakas mang asar yan. Okay? Sila yung lalamunin. So again, nabanggit ko sa inyo, dati malakas din ang mga asar. Kasi nakopya mo lang, di ba? Nakita mo, parang cool na cool siya, lakas siya mang asar. Ha? Gayahin ko kaya. Di ba?
Pag nagsalita siya, naasar yung tao. Paano? Parang siya may magic, ah. Pero nakita ko, hindi pala maganda yun. Wala ko na anong positive, negative pa. And then, lalo na nung nabasa sa Bible, lagi yun. Walang positive sa score niya sa Bible. Lahat siya negative. Okay? So, anong lesson do? Una, huwag kang maging ganun. Pangalawa, huwag mong gayahin yun. Pangatlo, huwag kang ma-intimidate. Kung inaasal ka, maawa ka doon sa tao na yun. Dahil sa Bible, again, scorner, lagi negative yan sa Proverbs, dito rin, no? They shall be consumed. Parang ganito yan. Sino yung pagmalakas, sino yung madaling maasal? At pag naasal siya, talagang asal maasal. Di ba yung malakas na yung mga asal? Kasi parang narinig niya yung sarili niya, eh. Kahit wala nang asal sa kanya, alam niya na yun. Kunwari, may nakita siya ng adapa, niloko niya pa, eh siya naman yung nadapa ngayon. Hiyang-hiya, ayan. Tapos parang sinasabi niya na sarili niya yung sinasabi niya. Matindihan niya ba yun? So, yun lang. So, sabi, so, huwag tayong gagaya dyan. At again, isa yan sa mga I believe, yung mga nawala dito, minsan ganun lang ginagaya sa tanas, eh. Sobrang hina mo nun, inasal ka lang, di ka na nag-church. Mahina ka pa nun pag ganun. Eh, pwede ka naman humingi ng tulong. Hindi mo rin ginawa, mahina ka talaga. So anyway, tuloy ko lang. And the score consumed and all that watch for iniquity are cut off. Ano yung watch for iniquity? Another kasalanan na naman to. Meron daw mga tao na hinihintay yung tao magkamali. Yun yung sabihin nun. Huwag yung gagawin yung pangit nun. Ganun din yung mga asar actually. Kaya nga sila nangaasar. Ano bang ano dito? Ay, magaling to sa school. Kaso, ang laki ng tenga. Ayun ang po-focus ko, yung malaking tenga. Hoy, tenga. O kaya magaling sa lahat ng bagay, isang base lang nadapa. Uy, di ba nadapa ka nung last year? Ganun yung mga asar, eh. Huwag daw tayong ganun. Naghahanap ka ng mali. Ito pa, that make a man offend for a word. Isang salita lang, eh. Aasarin mo na, either aasarin mo or sabihin mo, offend mo siya. Ibig sabihin, di ba sinabi mo dati yan? Di ba na mali ka dati? Ang dati nga yan, eh, paano kung tama na ngayon? Iwasan nyo yun. Sinusumpa po yung gantong klase tao dito sa passage na to. Okay? And lay a snare for him that reprove it in the gate. Ito na, mga pastor to. Bakit gusto nilang yung tunay, ha? Isa mga gusto, panatan lagi niya mga yan loko-loko, yung mga, katulad ito, nagre-review ka, kasi alam mo, happy ko na, fresh ka dyan, di ba? Ganyan yan, eh. Isa yan sa mga mahirap, sa mga na alam mo na dapat mong gawin. Alam mo, dapat sabihan siya. Pero ay, huwag ko na nasabihan. Kasi attitude ng pong mga tao yan na marami mga ganyan, nasasabihan ka. Lalo ka sasabihan, lalo ka sisiraan, lalo ka pag-iinitan, pag ikaw yung, alam mo na, medyo righteous ka. Sabi na, self-righteous ka. Pero minsan talaga kailangan mo sila sabihan, eh. Amen? Amen. Nga dito, late ka na naman. Nasaan ka na naman? Di ka nagbasa. Alalayan nyo din yung mahihina. Amen? Pero again, huwag nyong kagalitan naman yung minsan. Kailangan mo marinig yun, eh. Amen? So, ang attitude daw nito mga to, lalong pag lay a snare, talagang gustong tisurin, gustong tirahin pag sila ay nag-rip in the gate. Ibig sabihin nun, alam nyo na yung 3% ng gate, basta yun yung pasukan. Anyway, ano pa? And turn aside the just for a thing of note. Pag sinabing turn aside, iikutin or pwedeng narito. Turn aside is parang maayos na yung lakad ko, gusto mong i-discarrel. Okay? Hindi ba yun? Turn aside. The just. Nakita mo ang bite nito. Ang bite nito, hindi nagmumura. Oh. Murahin ko nga, o kaya turuan ko nga, di ba? Alam mo, mabait to. Church bahay lang, church bahay. Yayain ko kaya sa club to, sa inuman to. Tingnan niyo iba, ganun gustong gawin nun. Ay, hindi naman ngopyo to, turuan natin. Ay, hindi nagtitiktok to, turuan natin. Ganyan po yan. Nakabisado nga, romance one. Ganun na ganun yan. Mga si Raul, ganun. Gusto lang may kadamay sila, lalo pag ikaw yung matino. Eh sabi niya, for a thing of note, baliwala lang, walang kabagay-bagay. Gusto niya ang sirain yung isang tao. Okay, again, kahit mga bata na-observe natin niya, huwag yung gayain. Tuloy ko lang.
Therefore, thus saith the Lord, who redeemeth Abraham concerning the house of Jacob, Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale. So, ito na yung medyo positive na. So, ito na yung parang katuparan ng pangako sa kanya, Jacob as a whole, so Israel yan eh. So, obviously, alam na natin na hindi sila madadama, iba, matagas talaga ulo, pero may remnant. Kaya, ang mga ka-receive nito yung remnant. Mga Kristiyano po yan, okay? So, but when he seeth his children, ito na, the work of my hands in the midst of him, they shall sanctify my name and sanctify the Holy One of Jacob and shall fear God of Israel. Nakikinig mo ba kayo? Amen. Gaganda na sinasabi dito eh. So may mga time daw kahit ka, may mga Kristiyano either backslider, mahina, pero daw, pag nakita niyo yung mga anak niya, na ginawa naman ng Diyos ng kanyang kamay. Ibig sabihin lang ganito, kunwari, may mga mahinang tao, di ba? Lalo mga tatay, for example, lalaki. Kunwari ito, naman pumunta sa church. Na, siguradyo na lang. Yan. Di ba, isang na gano'n, nangihina, di ba? Kaya si Brad na lang, si Brad of Jesus na lang, kunwari. Si Brad of Jesus, kunwari, pa, pupunta na lang dito, pero actually, para kayo na yung ginagawa niya. Natambad na, hindi na gano'n ka sipag, hindi na masyadong andito na lang siya, pero wala na yung puso niya dito. For example lang ha. Pero pag nakita niya yung mga anak niya, ano mangyayari? Tapos yung anak niya, ginagamit ng Diyos, yung anak niya, tinuturuan ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, alam mo mangyayari sa tatay mo? Ha, lalo siya ang sabi dyan, he'll sanctify man, sanctify the whole, magpupuri sa Diyos yan. Isa yan sa mga magandang pwede yung gamitin. Alam nyo, misa pray ako ng pray sa aking tatay, sa aking ganyan. Gawin mo lang yung tama. Pag hindi na move yan, ewan mo na lang. Amen. Kaya yung pinakita sa akin, kasi kaya nakita si daddy, na parang gano'n. So, nabasa ko na yun eh. Kaya salamat dun. Alam ng Diyos kung paano pinalangin yan dati. So, parang imposible, filosofo pa. Iyak lang ako nun, pero tuloy ka lang. Amen? Amen. Hindi niya matakayanan yan. Kunwari si Rapi. Kunwari si Ate Marsh backslide. Pero si Rapi, grabe at tiwala sa Diyos. Tuloy lang. Amen? Amen. Si Ate Joy, ganyan-ganyan lang. Kunwari, okay na. Okay lang naman sa akin. Kasi si Trisha, nakita yung tumatalino. Gumagaling. Nagising kami titiwala sa Diyos. Amen. Alam nyo, yung mga ganyan, makukuha nyo yan. Naintindihan nyo ba? Basta yung ano, kahit anong pray ko, kahit anong yakag ko dito, ayaw talaga eh. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Amen? Ulitin ko ha, powerful verse, sabi dito, and when he seeth his children, the work of mine hands in the midst of him, they shall sanctify my name and sanctify the Holy One of Jacob, shall fear the God of Israel, tuloy ko, sabi dito, and they also that erred in the spirit, in spirit. So yung nagkamali, ito mga backslider to, may maling ginawa, kulang. As I shall come to understanding. Nakita nyo kanina yung di marunong. Ito lang yung nagtiwala sa Diyos. Ang di alam nyo, pag na-assault pa, minsan ganyan sa amin. So dahil din, parang mayroon nung di marunong magbasa eh. Ang hirap nung ganun. Mas lagi tayo nagbabasa. Tuloy ka lang. Kasi may mga understanding po hindi nakukuha sa ano eh, sa yung alam mo na, yung common na way na ginagawa natin yung pangunawan. Hindi nyo ba yun? Nakita nyo kanina yung binanggit natin sa na tsaka last week. May mga pangunawa po na hindi yan nakukuha lang sa kapisiduhin mo to ha, kapisiduhin mo yan. Okay din yun. Malaking tulong po yan. Huwag itatama rin din sa Bible quiz. Malaking tulong yan. Pero may mga maraming bagay. Dito mo lang makukuha sa katulad ng ginagawa natin ngayon. Kung nakikinig ka, niseryoso mo to. Eh sabi dyan, they also that erred on, nagkamali, thou shall come to understanding. Nagkamali, pero ngayon matututo siya. And they that murmured. Ano yung, ano ng murmur? Parang kanina scorner eh. So negative yung kanina, di ba? Pero kahit pa negative dati yan, dati makulit yan, karnal yan, matututo pa, eh ganun pala yun. Shall, pwede yan. So ganito po kaya yung ating title ngayon, yung gusto kong title nito, yung blind eh. Wala nang mag-asa yan, blind yan eh.
Kaya ginagamit din ng Diyos siya minsan na, ano, di ba? The blind shall lead the blind, they shall fall to the ditch. Mm-hmm. At gano'n din, magpostate siya, wala matutunan yan. At pag itiwala sila sa Diyos, wala imposible. Amen? Amen. Dahil marami po talaga yung lesson na, again, sino yung matinong tao? Yung kahanga-hangang tao, yung magaling lang magsalita, pahanga, or hanga sa kanilang sanlibutan, kaya may pera din, ganyan, sikat. O yung totoong naglilingkod sa Diyos, at alam mo na walang masasabi yung iba. Na hindi mo pwede sabihin, nililingkod ba sa Diyos? Alam na, huwag natin mag-usapan, iwasan na lang natin. Naintindihan niyo ba? So, sa una, may ano pong sabihin, nagkamali ka, wag na, pwede wag ko mag-give up. Lalo yung mga bata, ang haba pa ng takbuhin niyo sa buhay. Kahit mga adult na, sabi mong, si Kwenta na ako eh, pastor eh. Eh, si Moses nga eh. Bagay, iba naman yan. Pero, yung another 30 years ng buhay mo dahil pumagawa dyan. Amen? Amen. So, nakakita na, nagising ba kayo? Amen. Iba, parang hindi eh. Nasa inyo na yan. Ako wala, ang kailangan kaya ko lang gawin, gagawin ko. Pag di ko na kaya, bahala na kayo. So, napaganda na salita ng Diyos. Again, yan, kaya ko lang, tulungan kayo. Later, ano, lagi niya sabi sa inyo, yung personal devotion nyo, basahin nyo yan. Kasi kahit anong preach ko dito, iba maintindihan nyo, pero iba yung kapangyarihan nyo pag yun ang binabasa nyo mismo. Amen? Alay mga bata, marami pa kayong time. Basahin nyo lang. Nakakatawa mo si Atsi Mercy, pag tayo Tagalog, ganda nun. Nakaka-bless yun. Ang title natin, The Blind Shall See Out of Obscurity. Nakakita rin yan. So obviously, ang pangitay natin, 6 years na tayo, ganun pa rin. Pag may na-encounter tayo dyan, huwag tayo sumuko na, wala naman ata, hindi tayo dadami dito. Yung bang goal natin, una maligtas muna. Ang Diyos magpaparami. Amen. At kahit minsan, kahit di tayo marami, marami ito pwede gawin ng Diyos. Provide yung kailangan natin. Hindi tayo gagaya sa mga gimmick dyan. Actually, iwasan nga natin yan. Kita mo na agad pag gimmick eh. Amen? Iwas na agad. Kung 6 years na tayo, dito pa rin. Oo nga, minsan naisip ko rin yan eh. Tuloy lang. Amen? Gawin yung tama. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong ginapagandang salita. Minsan, pahaging lang. Minsan, ay pasok din sa tema ng buong book. I pray. Ang kita namin dito, Panginoon, namin sarili din, ibang tao. Alay namin yung sarili namin sa kalooban niyo, Panginoon. Ang kita namin, may pag-asa pa lang, mga bulag, bingi. Lalo pag ang inyong salita, ang aming namatawi sa aming bibig. I pray, Panginoon, na kayo pong ikilo sa bawat isa. Huwag ang kalimutan yung personal devotion namin. Yes, natututo kami dito, but iba po yung kami nagbabasa mismo. Pamilya kami dyan. Precept by precept, line upon line. Hindi ka masyado namang magbadali. Dahil ganun po talaga ang learning. Mga bata, Panginoon, pagsama yan. Atin lang atin, tiwala, manalangin, basa, aral. So, ganun din po, Lord. Makita namin yung pagkilos sa aming buhay. Buhay na ibang tao, sa aming lingkod, Panginoon. So, I pray sa aming going sa 7 years, Panginoon. I pray na ito po yung magpalain ni Panginoon. Lalo sa pasulito, Lord, na gusto niyo pumunta dito sa Sunday. May pong bigyan ng kalakasan, Panginoon. Blessing, maging blessing siya sa amin. May blessing din kami sa Kanya. Makapunta, Lord, siya at manghamon ang bawat isa namin dito, Lord. Makita niyo yung development dito, Lord. Quality ng aming ginagawa. At pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Again, kayo po bandang huli ang maitaas lagi. Dahil wala naman kami kung wala kayo. Lahat ito po yung ginagawa namin. Dahil sa instruction nyo din. Ibig namin sa inyong wisdom, Panginoon. Tuwiran. Pagpalain nyo din po lalo yung mga mahal yung salita nyo, Lord. Ang pisaduhin namin yan. I-recite. I-internalize, Panginoon, even. Dahil kami po ay nagmamahal sa inyong salita. Magpalain yung bawat isa. Inang po, Lord. Lalo nyo po yung mga nangihina. Pinagdadaanan nila, nawa ay hindi sila mag-excuse, Panginoon. Manatili, Panginoon, kung may pamihina, Lord, yan. May dahilan man yan, ano man yan.
kailangan ng tulong, Panginoon, humingi ng tulong, kung kailangan ng ibang bagay, Panginoon, review, kung ano man yan, Panginoon, na makita rin sa akin, wala rin yung bawat isa, tulungan. Panginoon po, Lord, again, mga salasong presensya ng bawat isa, I pray bukas din po, Lord, na maging successful ang aming, iwas niyo po kami sa kuna, iwas niyo po kami sa, ano man yan, mga tupad lang yun, kalooban dito, hindi ka masyadong magagastos, may pang mga kayanan, ba't ang mas importante, masaya, tulungan, Panginoon, mga hangarap kami, Panginoon, magkapala niyo, Lord, sa church, may manatili, sa inyong kalooban, nagpapatuloy, gagawin ito ng maayos, and even better every year, Panginoon. May magpala, Panginoon, sa anniversary, maalala namin yung katapatan niyo, Lord, and then look forward to another year, decade, Panginoon, paglilingkod sa inyo ng maayos. Now, to Lord, walaan niyo lalo mga bata, Panginoon, lumaki sila sa admonition ng inyong salita. Palayan sila, tumatalino sila, magtiwala lalo sa inyo. Kailangan ko, Lord, kayo muna natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.